Hi everyone! I'm Teacher Margie. Sa video na ito, pag-usapan natin ang bagong weekly learning plan based from DepEd Order No. 17 Series of 2022. Kung napanood nyo na ang una kong video about weekly learning plan, ngayon naman pag-usapan natin ang mga detalye tungkol dito. I started making my weekly learning plan sa aking mga itinuturong subjects sa grade 6. Pero bago yon, pag-usapan muna natin ang mga parts ng weekly learning plan. The quarter, week kung kailan mo ituturo ito, grade level, learning area, at ang most essential learning competency or MELC. Huwag kalimutang ilagay ang code. Ito ay nahahati sa 5 columns. Ang araw kung kailan mo ituturo ang subject, ito ay ibase mo sa class program mo. Katulad ng sa akin, ang science ay tinuturo ko ng Monday and Tuesday. Kaya ang inilagay ko ay day 1 at day 2. Sa pangalawang column naman ay ang objectives. Ang objectives ay pwedeng makuha o makita sa modules. Or you can unpack the competency into a specific objective. Katulad ng ginawa natin noon sa LGM. The third column is the topic. Makikita mo rin ang iyong topic sa modules. The fourth column is the classroom-based activities. Ito naman ang lesson mo para sa mga nakikipag face-to-face classes. Ito yung kapalit ng DLL or Daily Lesson Log. Ito ay nahahati sa 6 na parts. A. Recall, B. Motivation, C. Discussion of concept, D. Developing mastery, E. Application, and F. Evaluation. At ang pinakahuling column ay ang home-based activities. Ito ang mga activities na pwede mong ipagawa katulad ng sa module or sa learning activity sheets. Ito ang dating tawag sa weekly home learning plan. Sa aking example, meron akong isinulat dito na ask the learners to read their science quarter 4 module 1, earthquake. Let them accomplish the given activities in a separate sheet of paper. May specific activities lang akong ipapagawa sa mga learners. Nakalagay na rin dyan kung anong page ang kanilang gagawin. At kung saan nila ito sasagutan. Pwede rin ilagay dyan kung gumawa kayo ng activity sheets, yun ang ilagay ninyo sa direction at ilagay nyo rin kung ano pa ang mga panuto na kailangan nilang gawin sa activity sheets. Tandaan na pwedeng pumili lamang ng mga activities na pwedeng ibigay sa mga learners para sagutan nila sa bahay. Kung available ang mga aklat na ibinigay nyo sa kanila, pwede rin nyo itong gamitin as alternate sa module at learning activity sheets. To sum up, the home-based activities that you are going to give, pwede kayong pumili sa 3 mga bases ninyo as resources, modules, learning activity sheets, or textbook, or learner materials. Just be sure na malinaw ang direction at mga pages na kanilang gagawin. Ito naman ang template sa edukasyon sa pagpapakatao o sa mga subjects na Filipino. Sa classroom-based activities, meron din itong 6 na parts. A. Balik-aral, B. Paghahabi sa layunin ng aralin, C. Pagtalakay sa bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan, D. Paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay, E. Paglalahat ng aralin at F. Pagtataya. Sa edukasyon sa pagpapakatao naman, itinuturo ko ito sa araw ng Martes, Huwebes, at Biyernes.
So, ang ilalagay ko doon sa araw kung kailan ko ito ituturo ay ang day 2, day 4, and 5. Narito ang iba pang halimbawa ng weekly learning plan. Homeroom guidance. Ang homeroom guidance ay itinuturo ko lang kapag Monday. Kaya, ang ilalagay ko lang ng araw ay day 1. Ito naman ay ang aking weekly learning plan sa TLE ICT. Ito ay itinuturo ko ng Monday, Tuesday, Thursday, and Friday. Itinuturo ko ito sa dalawang sections. Two preparations lang ang ginawa ko kasi dalawang araw lang sila ng subject ko. At ang science. So, 2 days ko siyang itinuturo, Monday and Tuesday. Kaya ang nilagay ko ay day 1 at day 2. Sana nakatulong itong video na ito para maunawaan ang weekly learning plan. Maraming salamat! Para ma-access ang mga downloadable weekly learning plan na ginawa ko, just use your DepEd account to access the link na inilagay ko sa aking description.